What's up guys, this is Koro. Welcome to my channel. Mag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel, Koro NFT nga pala. And for today, may bago tayong pre-turn na i-review. And ang pangalan ng project na to is si Mafia Miner. So nauso yung mga gantong gameplay, kagaya ni Mafia Miner. Yung mga gameplay na to is katulad ni Dino Miner, Daily Miner, yung mga recent nating na-review, no? If familiar kayo doon. If hindi man kayo familiar, huwag kayo maglala. Kasi i-discuss natin dito kung paano laruin si Mafia Miner. So to start, punta tayo dito sa kanilang white paper. And una nating pupuntahan is yung kanilang NFT shop na may dalawang klase na family, no? So una is yung Italian family and then yung Yakuza family. So may iba't ibang rarity yan. So punta tayo muna sa Italian family. So meron tayong 6 na total, no? So farming days nila 25 to 30. Yung daily farm nila iba-iba. So syempre iba-iba rin yung presyo niyan, guys. Tapos yung ROI nila iba-iba rin, nag-range siya from 120 hanggang 145. And then si Capo naman, which is yung highest dito sa Italian family, is naka-farm ng 0.104 M coin. O, tapos yung ROI niya is 130 to 156%. Sa Yakuza family naman, medyo similar siya. Ang pinagkaiba lang is yung farming days niya is naka-fix ng 42 days, no? Ang meaning ito is after 42 days is mawala na yung NFT mo. Tapos yung ROI niya is 200%. So for example, ang presyo nito is 0.01 BNB. So after 42 days, meron ka ng 0.02 BNB. So ganun lang siya kasimple. And then yung NFT nila na free to earn is yung kanilang Chihuahua NFT na may farming days na 50. Pero tapos na to guys eh. First 5,000 players lang to available. And tapos na siya or ended na siya. Next naman is yung kanilang gameplay. So syempre simpleng-simple lang yung kanilang gameplay. After mo mag-mint, which is yung papakita ko sa inyo mamaya, mag-mint tayo. Kiklik mo lang yung play doon sa ilalim ng kanilang mismong NFT. So pag-click nyo yung play, once a day after 24 hours, tsaka lang ulit kayo makaklik ng play or makaka-earn. So next ating di-discuss is yung kanilang mga mini-games or ibang mga feature nila in-game, no? So unang-una is yung kanilang strong box. So ang gagawin mo lang dito is maghuhula ka ng number. So from 0 to 99. So ang presyo nyan is 0.001 yung cost niya. Tapos kada attempt mo, yun yung gubayad ka ng 0.001 M coin. Tapos pagka unang beses mo nahulaan mo siya, magiging times 90 yung M-coin na binayara mo. Tapos kapag ka nag-try ka ulit, which is magkakos ka ulit or magbabayad ka ulit ng 0.001 M-coin, mababa naman yung times mo to 89. So gets mo? Kapag ka nag-attempt, nagbabayad ka ng 0.01 M-coin, tapos at the same time bumababa yung multiplier mo kapag ka humuhula ka pa ng ibang number tapos tsaka ka nakahula or nanalo. Pero after 75 attempts guys, so dito unlimited, after 75 attempts tapos hindi mo pa rin siya nahulaan, mawawala na siya or mauulit yung mismong mga huhula mo dito. So after guys 75 attempts tapos hindi pa rin nahulaan yung mismong number, mag-reset na siya. So hindi siya unlimited. So up to 75 attempts siya, tapos after nun ma-reset siya, back to start ka dun sa 99 na numbers or 100 numbers. So next naman is yung kanilang Kapos Fortune. So paano nga ba to? So each attempt kailangan mo ulit ng 0.001 M coin, tapos pag nag-attempt ka tapos nanalo ka, pwede ka manalo ng Kapos Fortune o kaya yung NFT Soldato. Tapos yung Kapos Fortune guys, ito yung parang pot money. So kapag wala pang nananalo, kung sino man nanalo nito, sa kanya mapupunta lahat yon. Or pwede ka manalo ng times 1.5 or times 2 times 3 times 5 or times 10 nitong 0.001 M coin. So yun lang guys yung mga feature nila, no? So hindi ko sure kung magdadagdag pa sila, pero yun nga, go ahead tayo doon sa kanilang mismong website tapos papakita ko kung paano mag-deposit tsaka mag-mint dito. So as you can see, ito yung kanilang website. Ang gagawin mo lang is kukonnect mo lang yung wallet mo. Tapos punta ka dito sa account. Pagpunta mo dyan sa account, may makikita ko dito na deposit, no? So minimum amount is 0.00025 BNB. So ako magde-deposit ako ng 0.01 BNB kasi meron na akong 0.25 dito. So magdadagdag lang ako kasi meron akong bibiling NFT na ipapakita ko sa inyo mamaya or imimint natin. So click natin yung deposit. So after natin click yung deposit, syempre meron tayong babayarang gas fee. So mura lang naman yung ano dito, no? Gas fee dito, 0.07 US dollars lang. Tapos ito lang yung ini-deposit ko, 5.4 US dollars. Ayan. So deposit arrive,
So check natin, so sobrang bilis lang ata. So yun guys, sending na tayo ng deposit natin. So yan, after mag-confirm, check natin dito and then refresh natin para makita natin kung pumasok na. So yan guys, pumasok na. Meron tayong 0.26 BNB. So after nyan, pupunta na tayo sa kanilang shop. So ito yung shop nila. Tapos mamimili ka nga guys, no? So meron silang dalawang family, Italian family or Yakuza family. Ako guys, ang pipiliin ko yung Yakuza family kasi gusto ko kahit mas matagal yung farming days niya na 42, kahit mas matagal siya mag ROI, 100% naman kasi. So okay na ako dito. So ang pipiliin ko is ito, yung nagkakahalaga ng 0.2 tsaka yung 0.06. Kaya meron akong 0.26 in total na BNB. So click natin to, mint na natin to, 0.2 BNB. So close. Ay, nakapag-mint na tayo ng isa. So wala ka nang baberang gas fee guys dito pag nag-mint ka tsaka naglalaro kasi nandito na sa loob ng website nila or ng kanilang system yung BNB mo. So next naman natin ito, si Kyodai. So click natin to, 0.06, and meron na tayo. Then 42 days or 42 yung lifespan niya, no. So after natin mag-mint, punta lang tayo sa ating NFT. Ayan, pagpunta natin sa NFT natin, kiklik lang natin yung play. So sobrang simple lang, no. So as you can see, ito yung address ko, tapos yung BNB ko. So wala na akong BNB kasi nga pinang mint ko na. Tapos guys, meron din silang referral code. If ever gusto nyo mag-mint, pwede nyo gamitin yung referral code ko. May makuha akong konting commission. O kaya if ever naman gusto nyo mag-mint dito, ang gawin nyo is gumawa kayo ng ibang account, tapos gamitin yung referral nun. Tapos yun yung gamitin nyo pagka mag-mint kayo. So para mapupunta rin sa inyo yung mismong referral fee. So kayo nang bahala kung paano yung discarte nyo. So yun nga, punta na tayo dito. So click natin tong play. So pag click natin ng play, mababawasan tong life nya. Ayan, nabawasan siya, no. Tapos yung Mcoin natin nadagdagan na. So ito pang isa, si Kyodai, click natin. Ayan, so Mcoin natin per day is 0.01238. So magkano nga ba Mcoin na to? So Mcoin na to is equivalent niya is sa BNB lang din, no. So 1 BNB is equals to 1 Mcoin. So wala silang contract address ng token, pero yung mismong contract address nila na nakalagay dito sa kanilang home is ito yung deposit contract tsaka yung withdraw contract. Pero yung mismong contract address ni Mcoin is wala kasi ano lang siya, in-game asset lang siya. So for example, ito tong 0.01238 ko, ang equivalent niyan is 0.01238 BNB din. So kapag mag-withdraw ko guys, pupunta lang ako dito sa home or I mean sa account, tapos i-click ko lang to. Pero guys, makikita nyo meron silang minimum withdrawal na 0.03 Mcoin. So meaning di pa ako pwede mag-withdraw kasi meron pa lang ako 0.01238. And then guys, kapag mag-withdraw kayo dito, for example 0.03 minimum yung withdraw nyo, huwag kayong aasa na exactong 0.03 BNB yung dating sa inyo kasi meron siyang withdrawal fee na 5%. And then guys, yung mga transaction natin, nandito naman yan nakalagay. So sponsored nila yung 0.25 BNB ko na una. Kaya nakita nyo, ang dineposit ko lang is 0.01. So for transparency, gusto kong sabihin sa inyo na yung video na to is sponsored ng mismong Mafia Miner. So yun lang guys, sobrang simple lang laruin nito. Tapos ito naman yung kanilang strong box tsaka yung mga iba nilang gameplay na iba, no? Or I mean mga mini games nila. So kayo lang bahala mag-explore kung gusto nyo. Pero hindi ako fan ng mga ganito. So siguro kung lilibang kayo, try nyo na lang kung feeling nyo swerte kayo. Kasi may mga nanalo naman talaga dito. Tsaka dito sa Kapos Fortune. For example, ito pwede ka kasi manalo ng nothing. Oh. 87% pwede ka manalo ng wala. Itong 1.5 Mcoin, 6% lang. Yung Kapos Fortune pwede ka manalo with 0.1% na percentage chance. Tapos ang Kapos spot right now or yung mismong mapapanalo na mo sa Kapos Fortune pag nakuha mo is 0.112 Mcoin. Meaning ito pa lang yung mga nagtatry mag-attempt tapos wala pa ulit na nanalo. So I guess yun lang muna para dito kay Mafia Miner. Siguro magpo-follow up video tayo dito kapag nag-update tayo or magdadagdag ako ng NFT. Kasi oo nga pala guys, yung creator nito is creator lang din ni Universe Wars. And then guys, Universe Wars, if alam nyo, if familiar kayo doon, mga nireview ko siya dati. Boring siya laruin, hindi ko siya nilalaro kasi sobrang tagal ng ROI. Pero ito, medyo decent naman yung ROI niya. So yung Universe Wars team, so medyo tiwala man ako dyan. Pero hindi ko sinasabi na mag-invest kayo. Syempre kayo pa rin bahala kung mag-invest kayo dito or hindi. Pero yun nga, si Universe Wars team is okay siya para sa akin kasi dati yung mga Universe Wars nila na dalawang version, yung 1 and 2 nila Universe Wars, is hindi naman sila nag-rug. Ang nangyari lang is kumukonti lang investors or nag-ROI lang talaga yung mga investors nila. So yung experience ko sa kanila, hindi sila bigla-biglang nawawala. So
nangyayari is humuhupa, or I mean bumababa lang talaga yung mga count ng investors nila, kaya nagsasara yung kanilang game. Pero hindi sila nagrarug. Pero syempre take nyo lang yung risk na kaya nyong i-risk, no? Huwag kayong masyadong tatalpak ng malaki, lalo na kung portfolio nyo is hindi naman ganun kalaki. So i-base nyo lang sa portfolio nyo yung mga kaya nyong ilagay sa mga play to earn. As much as possible yung mga kaya nyo lang mawala, yung mga itatalpak nyo dito sa mga ganitong mga play to earn games. So I guess yun lang muna para kay Mafia Miner. If ever mga questions kayo, clarifications, huwag kayong mag-hesitate na mag-comment sa ating comment section. If ever naman gusto nyo akong PM, pwede nyo akong reach out sa TikTok and sa Facebook. Yun lang guys, and see you sa ating next video.